Magandang gabi po sa buong Pilipinas at dito sa USA, Los Angeles, California. Ako po ay nasa Los Angeles, California po nakatira. Dito po ako ngayon nagre-record. Kaya po ako nagre-record po ngayon. Meron po kasi akong napanood na naman at nabalita na doon sa naiyan na naman, meron na naman nilagyan ng tanim na bala. Isang matandang babae ho, 75 years old po, si Lola. Ang sabi po ng kamag-anak po nila, tutungo po raw siya sa ibang bansa para magpagamot. At nakita ko pong matanda, uugod-ugod na, hindi na gaano makalakad. Naawa nga po ako kasi, biro nyo, isang matandang babae na pupunta sa ibang bansa para magpagamot, pero binigyan siya ng ano, nilaglagan siya ng bala na na-stop tuloy yung pag-alis niya papuntang ibang bansa para magpagamot. Ang tanong ko lang po eh, gusto ko tong paabot at isumbong kay Mayor Duterte at saka sa Tulfo Brothers, kay Ben Tulfo. Paborito ko kasi sila eh. Sana ho, tanong ko lang po kung paano po ba mai-stop ang ganyang klaseng modus po. Mayor Duterte at saka po the Tulfo Brothers. Kaya po ako lumapit po sa inyo eh. Kayo lang po ang maaasahan namin mga OFW po. Kasi po dahil sa kayo po ay may malasakit sa amin na mga mamamayan na nagtatrabaho sa ibang bansa na biktima po ng tanimbala. At isa pa po, ang mga OFW po, ninanakawan na po kami sa bagahe. Tapos po, tataniman pa po kami ng bala. Ngayon po, gusto niya nila magkapera sa amin at makukulong pa po kami. Maawa naman po kayo sa amin, mga OFW. Kasi ho, hindi naman po talaga kami mayaman. Kaya, nilalapit ko po talaga ito sa Tulfo Brothers at saka sa kay Mayor Duterte, kay Digong. Itong nangyayari po ngayon uli sa Naiya, nakakatakot na po kasing umuwi. Kung paano po kung lahat po kami uuwi at lagyan ng taniman kami ng bala. Hindi naman po kami ganun kayaman. Hindi naman po kami nagtrabaho sa ibang bansa para magpakahirap para sa ibang tao. Kami po nagpapakahirap, nagtatrabaho na kahit magkasakit kami, pumapasok pa rin kami sa trabaho dahil sa pamilya po namin. Tapos po, pagka magpapadala kami ng bagahe, kukunin lang ng ibang tao. Tapos po, kapag kami uuwi, tataniman kami ng bala, makukulong po kami na wala kaming kaalam-alam. Kami po, kuminsan, malungkot po kami dito sa ibang bansa. Lalong-lalo na po ang mga OFW. Kuminsan po, naluluha po kami dahil sa homesick. Kuminsan po, naluluha po kami dahil sa hirap ng buhay dito. Pero sana, tigilan na po ang paglalaglag ng bala. Nakikiusap po ako, sana po, Mayor Duterte, sa Tulfo Brothers na nananawagan po ako. Kung maaari po, sana ho, tulungan nyo po si Lola na 75 years old po na babae. Nakakaawa po siya kung tingin titignan. Tanong lang po, Mayor Duterte at saka po sa Tulfo Brothers. Sa isang scan po, in-scan ang bag, walang nakita po. Sa pangalawang scan, hila rin po nakita. Doon po sa pangatlo, bakit meron po nakita? Kayo na po mahalang humusga po, yun lang po ang tanong ko.
Kasi po ako, hindi po ako, ano eh, hindi po ako naniniwala. Yung sinabi po ng in-interview yung polis, pinapaliwanag niya. Hindi ko po maliwanagan po yun eh. Pero po, kahit ano pong paliwanag po nila, hindi po namin maintindihan eh. Eh, ang tanong ko lang po, sana bigyan din po sila ng pansin. O kaya maglagay na po sila ng mga CCTV sa lahat ng mga empleyado po dyan para malaman po natin kung sino po ba talaga ang nagsasabi ng totoo, ang mga employee dyan o ang mga OFW po. Kasi po pagod na po ang mga OFW sa mga bagay na ganyan po. Unang-una po, madidelay po kami sa flight sa pupuntahan namin. Ma-inconvenience po para sa amin po yun. Lalong-lalo na po sa mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa na nagbakasyon lang po, then babalik na naman po sa trabaho po nila. Eh pag ano po, paano na po yun? Kung ganun po mangyayari po, eh di kawawa naman po yung mga nagtatrabaho po sa OFW. Nagtatrabaho po sila para sa pamilya nila. Kahit nga po umuulan, bumabagyo, at kahit po meron po kaming nararamdaman na sakit sa aming katawan, pumapasok po kami kasi bawal po hindi magtrabaho dahil po wala po kaming pambabayad sa aming mga bills, sa mga kautangan namin, at saka sa mga bayaran po namin. At pangalawa po, magpapadala pa po kami sa pamilya po namin na nangangailangan din ng pera. Kaya nakikiusap po ko sa kay Digong at saka sa Tulfo Brothers. Sana po matulungan niyo po si Lola na mabigyan ng ustisya. At sana po masugpo na po yung mga bodos dyan sa naiyan na yan. Talaga po nakakaawa po ang matandang babae po. Kung titignan niyo lang po, sa isang bala, maaari po siyang makulong. At sa isang bala po, maaari po siya na hindi na makaalis ng ibang bansa para magpagamot po. Kaya sana po, Digong at saka Tulfo Brothers, nakikiusap po ako sa inyo. Kayo lang po ang pag-asa ni Lola na makakatulong po sa kanila. Maraming pong salamat sa Tulfo Brothers at saka kay Digong, Mayor Duterte po. Siya po ang pag-asa ng ating bayan, kaya boto po natin siya. Lilinisin niya po talaga ang kriminal, ang droga, at ang rapist, at ang mga korap sa gobyerno. At ibabalik po niya ang death penalty sa mga kriminal. Sa mga kriminal, sa mga rapist, sa mga sa droga, at higit sa lahat sa mga korap. Sana po, dito po tayo sa pagbabago. Salamat po.